Sa isang sinauna at kaakit-akit na bayan na puno ng alindog, may isang dalaga na nagngangalang Ana, kilala sa kanyang sigla at ganda. Tuwing siya ay numingiti, kumikinang ang kanyang mga mata na parang mga hugis kalahating buwan. Sa tagsibol, nakatayo sa ilalim ng mga puno ng cherry blossom, kahawig ni Ana ang isang masigla at mabangong diwata ng cherry blossom na nag-udyok sa mga tagabayan na bulung-bulungan na siya ang minamahal na sprite ng puno ng cherry blossom. Isang araw, isang binatang nagngangalang Fernando ang pumasok sa bayan. Matangkad at maputi, bitbit niya ang sariwang kagwapuhan. Araw-araw, dumaan siya sa magandang puno ng cherry blossom, lagi niyang pinagmamasdan si Ana. Ang hindi maipaliwanag na atraksyon, kahit siya mismo ay nagtataka, marahil ay dahil sa nakakaaliw at nakapagpapagaling ng ngiti ni Ana. Habang lumilipas ang tagsibol, naging mas madalas ang mga pagkikita ni Ana at Fernando sa ilalim ng puno ng cherry blossom, mula sa palihim na sulyapan hanggang sa opisyal na mga petsa. Ang kanilang mga yapak ay sumuyod sa bawat sulok ng bayan, lalo na sa paligid ng punong cherry blossom. Sa paglipas ng panahon, ang kanilang nag-iisang mga puso ay naglapit, umusbong sa isang matamis na romansa. Subalit, maikli lamang ang kanilang kaligayahan. Sa susunod na tagsibol, himalang gumaling ang amnesya ni Fernando. Pagkatapos ng isang aksidente, nawalan siya ng alaala at napadpad sa bayan na walang naaalala. Inihayag ni Fernando na siya ay mula sa isang malayong lungsod at mayroon siyang kasintahan doon. Ang paghahayag na ito ay nagdulot sa kanya ng malalim na pagkabahala, hindi tiyak sa gagawin. Harapin ang realidad na ito, nagpasya si Ana na gumawa ng isang matapang na sakripisyo, pinili niyang umatras. Sa isang gabi na puno ng cherry blossom, nakadami tulad ng isang diwata, nagpaalam si Ana kay Fernando sa ilalim ng kanilang puno ng cherry blossom. May luha sa kanyang mga mata, mahinahon niyang sinabi, "Salamat, Fernando. Palagi kong aalalahanin ang matatamis na sandaling ating pinagsaluhan sa ilalim ng puno ng cherry blossom. Paalam." Sa pagkakataong iyon, tumalikod si Ana at umalis. Matapos panoorin si Ana na umalis, si Fernando, na puno ng pasasalamat at pagpapala para sa kanya, ay tahimik na umalis sa bayan para bumalik sa kanyang lungsod. Gayunpaman, ang kanyang puso ay mananatili magpakailanman sa ilalim ng mga cherry blossoms. Sa mga panaginip, madalas siyang bumalik sa bayan tuwing panahon ng cherry blossom, nananabik sa di malilimutang sandaling iyon ng pagkilig. Alam niyang mabuti na ang kanilang pag-ibig sa cherry blossom ay naging pinakamagandang alaala sa kanilang mga batang kaluluwa. Kung nagustuhan mo ang nakakaantig ngunit bahagyang malungkot na kwentong pag-ibig na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at mag-share.